kakampay, ayun, magluluto na naman tayo. Ang recipe pala natin ngayon ay Bochi Obi Cheese. Ayun, ang recipe din natin ay napakasarap nito mga kakampay. Kailangan lang natin ng glutinous rice o yung rice na malagkit. Ayun, nakapowder na siya. Tapos kailangan lang natin ng 2 1/2 cup na glutinous rice. Tapos yung tubig natin mga kakampay, 240 ml. Tapos idahan-dahan lang natin sa paglagay. Tipong masobra yung paglagay natin, mag-add na lang tayo ng panibagong measurement ng glutinous rice. Yun. Tapos i-mix na natin to mga kakampay. Maglagay rin tayo ng asukal, 3/4 cup. Siya, gamitin na natin ang ating malinis na kamay para pagmasa nito. Continuous lang natin to mga kakampay. Tapos yung paglagay ng tubig is dahan-dahan lang para hindi siya malabnaw. Continuous lang natin to mga kakampay. At sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na kayo. At i-hit nyo na rin ang bell button para lagi kang updated sa susunod ko pang mga upload. At ikaw yung kauna-unahang makakapanood ng bago nating upload. Mag-add na rin ako ng 2-3 tablespoon na condensed milk. Ayan. Nagkabuubo yung condensed milk ko mga kakampay kasi nilagay ko sa ref. Ayan. Medyo matigas na siya. Ayan. Mix lang natin itong mga kakampay hanggang sa mag-totally combine na ang ating nilagay na mga ingredients. Medyo masobrahan yung lagay ko ng ano, naglosaw siya. Naglagay uli na ako ng panibagong 1/2 cup na glutinous rice. Ayun. Ito kailangan natin na textures mga kakampay. Ayun. Ito, itong ganito. Now perfect na to. Tapos isit aside lang natin itong mga kakampay, mga 10 to 15 minutes. After nyan, pwede na yan. Ayun mga kakampay, mag-prepare na naman tayo sa ating magiging palaman. Kailangan natin ay ubi jam, unsweetened to siya. Hindi ko siya, ano, hindi siya matamis. Ayun. Kaya unsweetened nga, eh, di ba? Tapos lagyan na natin ng asukal. Asukal lang ating ilagay para hindi siya magiging malusaw, malabnaw. Ayun. 3/4 cup na asukal. White sugar or brown sugar, nasa sa inyo na po yan. Ayun. Tapos mag-add na rin tayo ng cheese, yung mozzarella cheese. Mozzarella cheese yung ginamit ko nito mga kakampay, talagang ito masarap. The more na maraming cheese na ilalagay, mas malasa, mas masarap. Ayun. Kaya kung panghanda naman, tayo-tayo lang kumakain, hindi damihan nyo na. Pero pag pang negosyo, adjust na lang kayo. Alam nyo na, mahal lang mga pilihin ngayon, kaya adjust na lang. Tapos mag-add tayo ng 1 tablespoon na flour. Is-mix lang natin uli. Pagkatapos nyan, ready na ang ating pangpalaman. Bilugi lang natin ang bahagya. Kung ma-achieve na natin yung ating kailangan na ano. Ayun, pwede na. Ayan, pwedeng-pwede na to. Yung cheese natin mga kakampay, hiwain lang natin ng pa-cubes. Pa-cubes na maliit. Ayan. Nasa sa inyo na po yan kung gaano kalaki yung cheese na ilalagay nyo. Nagdedepende po yan kung sa anong gusto nyo po. Ayan, pwedeng-pwede na. Tara, magbalot na tayo. Ayan, after 15 minutes mga kakampay, ito, ready na ang ating glutinous rice o magiging dough natin. Kumuha lang kayo ng measuring cup. Ayan, ilipat lang natin sa lagayan mga kakampay. At gumamit na rin kayo ng measuring cup para magiging uniform yung ating paghugis mamaya. Pag ano natin. Gumamit ako ng maliit na cup. Ito yung magiging measurement natin. Kung may timbangan naman kayo, di may itimbang nyo na lang ayun, kung ilang grams. Mga kampay, continuous lang natin to hanggang sa matapos. Ayun. At sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na kayo at i-hit nyo na rin ang bell button para lagi kang updated sa susunod ko pang mga upload. Ayun mga kampay. Continuous lang natin to. Ayun. Tapos na ang ating pag-ano ng ating measurement. Ayun. Ilipat lang natin dito.
Tsaka gawa tayo ng 20 na balls. Ayun. Ng cups natin. Nasa sa inyo na po yan mga kampay kung gaano kalaki po yung ating magiging ano po, yung size. Ayun. Ayun, maggawa na tayo ng ating palaman. Magpapalaman na tayo sa ating ano, glutinous rice. Ayun. I-plot lang natin to mga kampay. Ayun, napakasimpleng gawin lang po. Palapad lang natin ang bahagya tapos ipalaman na natin ang ating OB jam. Nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo ng maraming OB jam. Ayun, mas damihan nyo na. Ayun. Tapos maglagay rin tayo ng cheese. Ayun. Tapos bilugin lang natin ang bahagya. Tabunan lang natin. Napakasimple lang gawin mga kakampay. Pwede itong pang negosyo, pang handaan, kung ano mang okasyon na yun. Tsaka patukto sa mga chikiting ninyo mga kakampay. Talagang magugustuhan nila to. Hindi lang sa mga chikiting nyo, pati sa mga mister nyo, sa mga jowa nyo, lahat. Pag ito'y binigay nyo, yung pina-snack nyo, talagang hindi kayo magsisisi. Ayun. Tapos pagkatapos nyan mga kampay, mag-prepare lang tayo ng ating magiging coating nyan, magiging pangkot natin. Mag-prepare tayo ng sesame seeds. Yung sesame seeds na nabili ko mga kampay, nakabili ako ng 2 pouch. Ayun, saktong-sakto na sa ating recipe. Pagkatapos nyan, i-roll lang natin, magiging coating natin yung sesame seeds. Ayun, napakasimple lang. Repeat the process lang mga kampay hanggang sa matapos ito. Ayun, ito yung kailangan natin. Tara, kumpletuhin na natin to mga kampay. Stay tuned lang po kayo hanggang sa matapos. Kampay, naglagay rin ako ng black sesame seeds. Ayun. Para maiba naman yung ating design o magiging kulay ng ating butche. Ayun. Ito ay black sesame seeds. Yan lang. Repeat the process lang uli din. Napakasimple lang. Plot lang natin yung ating glutinous rice. Tapos ipapalaman natin yung OB jam. Tapos maglagay tayo ng cheese. Sabay bilugin natin sa ating kamay. Yun. Pagkatapos na yung mga kampay, i-rolling lang natin sa ating malinis na kamay. Ayun. Napakadali lang gawin mga kampay. Pagkatapos nyan, ikutid na natin sa ating black sesame seeds. Napakadali lang mga kakampay. Kaya subukan nyo na to. Yun. Okay na. Ready na ang ating butche. Black sesame seeds. Ayun. Ayun. Kompleto na. Nakagawa ako ng 5 black. Sinubukan ko lang to mga kakampay. Kasi ngayon lang ako nakakita ng black sesame seeds. Kaya ito, tinry ko. Ayun. Pahinga lang natin ng mga 5 minutes. Pagkatapos nyan, pwede na siyang iprito. Ayan, after 5 minutes mga kampay, magsindi lang sa ating kalan. Tapos magpainit rin tayo ng mantika. Yung mga mantika natin mga kampay, hindi siya totally na mainit para hindi masunog ang ating sesame seeds at saka hindi siya mabigla. Yung apoy natin is dahan-dahan lang. In a low, medium, low or medium heat lang po. Para maiwasan po natin yung pagkasunog. Tapos haluin lang natin mga ilang minuto. Malalaman nyo naman mga kampay pag luto na ang ating butche. Eh siya'y kusang lilitaw. Ayan, aalsa na yan, aangat na yan. Tapos bibilog na rin. Ito. So medyo ma-achieve na yun ating kulay golden brown mga kampay. Ayan, pwedeng-pwede na yan. Ayan, haluin lang natin ang bahagya mga kampay para maging totally even yung ating pagluluto. Yon, ready na ang ating butchi mga kampay. Ito, ready na. Kainan na to. Subukan na natin to mga kampay. Ayan, the moment of truth. Magbukas tayo ng isa. Wow naman mga kampay. Talagang masarap. Ayun o.
Wow, yummy! Tara, kainan na mga kakampay. Ayun, luto na rin ang ating black sa buchi sesame seeds. Ayun, luto na rin. Tara, mag-plating na tayo. Ayun, tingnan nyo naman mga kakampay, talagang napakasarap. Looks pa lang, yummy na. Ayun, tingnan mo naman mga kakampay, talagang napakaano ang ating nilagay na cheese. Saktong-sakto lang. Pati ube, talagang juicy-licious talaga. Ayun, creamy siya. Ayun. Sarap. Ang ating namang black sesame seeds na ginamit mga kampay, talagang napaka-elegant tingnan, talagang napaka-yummy. Ayun, pwedeng pang negosyo, pang lahat, pang merienda. Ayun, it's so yummy mga kakampay. Tara, ano pa bang hinihintay nyo dyan? Subukan nyo na to, ang bago nating recipe. Ikaw, ano bang kailangan mo mga kakampay? Alin ba dito yung gusto mo? I-comment down below para may share ko naman. Ayun, napakalasa mga kakampay. Kaya hanggang dito na mga kakampay. God bless you po.